ka daw photographer talaga nung nagsimula ka. I mean, wala kang yung formal background with photography. That's right. Kahit na kilalang-kilala ka sa larangan ng photography. Correct. Wala akong technical background or hindi ako nag-aral ng talagang advanced courses of photography. Mahilig lang talaga akong mag-picture. Mahilig kang mag-picture o mahilig kang magpa-picture? Alin muna? Pareho. Kasi parang growing up, napaka-sentimental ko. Parang lahat dinodocument ko as early as high school sa Assumption. Natatandaan ko pati ng mga barkada ko na ako yung official photographer ng barkada kasi lagi akong may dalang camera. Pero I'm sure nung high school ka, iba pa yung camera noon. Oo, may film pa. Yung inikot-ikot, yung may film, tapos minsan na-expose pa. Yes. So, ang tiyaga mo. Ang tiyaga. Pinapadevelop ko talaga lahat ng film at sinascrapbook ko isa-isa. Bakit? Why are you that sentimental? Mahilig din talaga ako mag-look back sa memories, ganyan. Mm-hmm. Parang sa akin, yung picture talagang number one siya sa life ko. Kasi up to this age, na digital na lahat, meron pa rin akong calendar sa phone ko na nag-a-alarm every month na magpapaprint na ako ng litrato ng mga anak ko. So, ganyan ako ka-dedicated sa mga prints. Bakit? Ano ang photo para sa iyo? Para sa akin kasi, hindi lang siya papel, no, na litrato. It brings back a lot of memories. When I look at pictures, parang bumabalik o nare-relive kung ano yung moment na yon, malay mo yung time. So it's like a time machine for you. Na parang pag nakita mo, bumabalik ka sa nakaraan. Oo, kung ano yung exact mood, exact feel, malay mo, travel pictures. Yan yung mga non-negotiable for me na pwede kong makalimutan kahit ano, pero hindi yung camera. So I suppose nung college, you took up photography? No. Hindi. Walang relation yung aking naging course. Anong kinuha mong kurso? International Studies, major in European, sa LaSalle. Wow! Bakit? Anong gusto mong maging trabaho? Actually, you know what, Cara? Nung college ako, I just really felt na one day magninegosyo ako. Okay. So sabi ko, hindi ko naman talaga kailangan ng kurso na, alam mo yun, parang maging doctor or maging, di ba, maging kasi engineer. Kasi alam mo, entrepreneur ka. Kasi alam kong entrepreneur ako. At pakiramdam ko nung panahon na yon kung ano man yung kailangan ko para maging negosyante, ay naituro na sa akin ng magulang ko. Eh bakit hindi ka kumuha ng marketing, business? Nung time kasi hindi ako mahilig sa math. So, and then after nun, ang sabi sa akin ng magulang ko, bago ka magnegosyo, kailangan mong magtrabaho. Okay. Kasi para sa kanila, hindi ka magiging mabuting employer kung hindi ka matuto maging employee. Mm-hmm. So, okay. Nagtrabaho ako sa Mandarin Oriental for about 2 years. Anong trabaho mo doon? Guest services supervisor. Okay. Tapos, you realized na hindi talaga ako ito eh. Yes. Oo. I felt na it was time to move on. So, yun. From then, nagnegosyo na ako. Sa halip na ipagpatuloy ang negosyo ng mga magulang, lumihis siya ng industriya at lumilya sa negosyo ng pagkuha ng litrato. Ano yung una mong negosyo? Nako, matagal na yon. Ang dami naming sinimula noon, like Orbitz, nung time noon uso pa yon. Tapos after noon, nag-Konica. Konica yung correct. So yun naman yung background ko sa photography bago ako nag-weddings. Bakit mo naisip yung Konica? Kasi super hilig ko nga talaga sa picture. So sabi ko, parang ako, nung time na yun, usong-uso ang film. Parang ang dami-dami kong ginagastos para sa, ano, di ba, sa film. Sabi ko, bakit hindi na lang kaya magbukas ako ng film developing? Kasi I really believe na yung business mo dapat, it's your passion, no?